Paano magsimula ng pandesalan business? Okay, ito talagang pinakamaraming tanong sa ating mga kabaker even abroad. Para makapagsimula kayo ng pandesalan, bumili kayo ng package 1 or oven, plancha, kiluhan, lamesa, or manumano man, hindi na kailangan ng mixer or dough roller. Basta kumpletuhin nyo lang yung mga gamit na yan, parting oven or package 1, sigurado kumpleto na yan. Marami yan sa ating mga bakery equipment supply. Ngayon naman, para makapag tuloy-tuloy ang operasyon natin sa ating bubuksang pandesalan, siguraduhin natin na napag-aralan na din natin ang mga kalakaran nito at pag-aralan na rin natin ang tamang location at ang ating kaalaman din sa paggawa, hindi natin niya na dapat isa walang bahala. Pag-aralan natin para matuto tayong gumawa ng pandesal para once umalis ng ating baker, nandiyan pa rin tayo. Okay? Anong masasabi mo sa franchise pandesalan? Okay, ang franchise pandesalan natin, sobrang ganda din yan. Kasi nandiyan na lahat, wala ka nang intindihin. Ang intindihin mo na lang yung tauhan mo. Minsan pa nga, sila pa nagbibigay ng tauhan. Sila nang bahala magpaganda ng iyong pwesto. Andiyan na lahat, sa kanila na nagagaling lahat. Yun nga lang, obligado ka rin talagang pumirma ng kontrata para maiayos talaga at bago ka magsimula sa inyong franchising business. Kailangan talaga dyan, alamin mo lahat. Kung hanggang kailan mag-expired ang inyong kontrata or paano ba talaga makakapagsimula ng nakalabas ka na sa kanilang kontrata. Siyempre sa iyo na rin yung mga gamit na inyong binabayaran kasi nakompleto mo na yung kontrata. Ngayon naman, halimbawa naman na aalis ka na, lahat ng yan, aalisin din nila pati pangalan dahil ng franchise ka lang, yan ang dapat mong paghandaan at maiproceed mong mag-isa ka lang, okay? Safe pa ba sa lugi ang pandesalan business sa panahon ngayon? Yes naman. Kahit pa anong takbo ng panahon, mamahal mang ingredients dyan, may marami pa rin diskarte ang ating mga pandesalan na operator. Kumbaga kasi, halimbawa, ako may mga pandesalan na dumadami ang brands. Oh, bakit pa sila dumadami kung hindi safe ang kanilang pandesalan? Ibig sabihin lang noon, kailangan may diskarte tayong gagawin sa ating mga pandesalan para hindi ito lubusang malugi. Kailangan i-adjust natin ang timbang. Kung kinakailangang hindi, magtaas tayo ng presyo ng ating pandesal. Okay? Sa panahon ngayon, may kinikita pa bang pandesalan lang o mas okay mag-focus sa stante na maraming display? Okay, nakadepende yan sa ating pwesto. Halimbawa man talaga kung malakas ang pandesalan, pwede din naman talaga na sa pandesal tayo nakafocus. E kung talagang ang pang-istante naman natin tingin natin mas mabili, isasabay na rin natin para hindi di tayo masasayangan sa upa natin. Kasi buti kung sarili natin yan, wala tayong isiping upahan. Pero pag meron, talagang isabay na natin lahat na pwedeng isabay para makabawas ito sa ating expenses at makadagdag na rin ng ating kita. Kasi kung aasalan talaga tayo sa isang bagay, tapos bigla itong humina, isigurado naman talaga na magkakaroon tayo ng shortage sa ating budget o sa ating budget sa ating expenses. Kaya dapat talaga isiping mabuti at pag-aralan, okay? Okay, dahil pinapalako natin ang isang tao or meron tayong palako ang ng pandesal, para sa akin at akin na rin talaga nasubukan, ang bigay ko sa kanila nasa 25%. Meaning, kung halimbawa piso ang patinda mo, ibibigay mo lang sa kanilang 75 centavos, sa kanila na yung 25 centavos. Pag naubos yung benta nila, kailangan pag may binta sila na 1,000, meron silang 250 sa kada benta nila sa nilalako nilang pandesal kasi hindi rin talaga madali. Sa paglalako natin, tatanggap lang tayo ng kita, hindi na tayo magbabantay, sila nang bahala sa pagbebenta nito. Kaya pwede mo din namang taasan or depende sa inyong pag-uusapan ng inyong tagalako. Okay?